yung dalawang SEA Games natin eh. Tayo lang naman yun. Oh. At magkasunod pa at posibleng masundan. Kaya naman yun ang Malaysia kasi tingin mo. Ang ganda ng talo ni Uligo. Huling-huli talaga si GB. Kaya naman makakuha pa sila ng isa. Ah! And Turtle pa siya secure na. Double kill para kay Canon. Tapos kukunin pa atan na si isa namin. Napakaganda pre. Nang ginawa dito pag-ahatak ni Arcangel. Mabubuhay pa si Arcangel. And eventually, yung pagkapanalo dito sa laban. Uy, ang ganda naman talon. Mayakap pa. Bibigyan nila kagad dito si Zorn. Inozone si Momo, pero tingnan mo, lulusot pa din kahit papaano. Uy, ang ganda naman ang ginawa doon ni Chibi. Akala ng Pinas, kuha na nila yung pagong, pero tumusok lang ng pagiging ganun na yung performance sa Malaysia. Hindi sila nagpapakabog. Kumuha pa sila ng kill onto Uligo. Pero papalag naman dito si Kanon. Naku po, may altar lang din naman na gagamitin dito mula sa kabila. Pero ando na nga yung Thorn Rose palabas. Aatras sila. Kaso pala si Requitiano. Free hit lang sa banalikong nakasan lang yung mga jabomba. So parang hindi nagamit ng Malaysia na maganda yung ginawa nila. Tapos nahuli din si Momo. Naku po, iniwan talaga si Chibi kasi nga lang mag-isa lang siya dito. Re-retrika pa nga ba? Pero hindi naaabot kahit na buhay. Huli doon yung Uligo. Final Smash! Napaganda ng talo ni Uligo. Huli na naman kay Momo. All eyes on Momo para dito sa mga setup. Kaso nga lang nakatakas, ang ganda ng dodge na ginawa doon mula sa kabila. Pero napakaganda rin naman ang Fatal Links na sinagot ni Zorn. Kaya naman si Kano na mapapatumba nila. But this time, Uligo, immortality pop din. Kailangan na ata mag-back away ng Pinas. Iko guys, as well as isa namin, masakit talaga yung mga damage niya. Pero nawalis doon itong si Arcangel. Man ang Pinas pagdating doon sa gold. Pero there's a Fatal Links coming in from Zorn. They will take down si Zorn. Wala na yung altar dito ni Arcangel. Requitiano kailangan umatras. Mag-isipri dito. Pero si isa namin pa nakapag-secure ng Lord. So tuloy ang bakbakan. Maghanap na lang sila ng dugo. Ando naman yung flicker, pero napagandang yakap sana. Kaso nga lang may huli na bahagya mula doon kay Canon. Makukuha nga man lang si Zorn. Si Chico kaysa mapapatumba. Napaganda na lang ginawa. Pinas dito ang magwawagi dahil nakuha man ng Malaysia yung Lord. Lugi naman sila pagdating doon sa hero trade. And si Momo naman dito pilit pang papalag. Immortality ni Arcangel magpapap. Pero ngayon hinahabol. Pinas. Paging yung scaling ng Malaysia. Binigyan si Uligo. Immortality pop. Diyan din naman yung follow-up. So Uligo is down. Altar na gamit na rin ni Arcangel. Requitiano at Saison, kailangan nila mag-back away. Arcangel ang bibigyan. This time, dalawa mapapatumba ng Malaysia. May pagtuhog pa mula doon sa kabila. Pero mukhang makakabawi ata dito si Requitiano. Kaso nga lang hinahabol na siya dito ni Momo. Walang immortality, kaya babagsak si Requitiano. Saison at Kano pa rin talaga. Napaganda ng Winter Truncheon para isave ang kanyang buhay. Pero papalag pa naman si Saison. Alam nilang kaya nilang palagan. Yung TZ Bros, pinapalagan. Kaso nga lang yung immortality ay nagpop na. Nandiyan pa naman si Arcangel. Sobrang bilis lang nila. Kaya tuloy pa rin ang makbakan. Hindi bibitaw ang Pinas. Kaso nga lang immortality, naubos na rin. Pero dati sa trade, Saison kapalit ata dito ng isa pa. Pero yung Lord ay na-reset. Sword naman dito, maaaring mabigyan. Nakahuli siya ng isa, kaso nga lang siya ang tutumba. Altar naman dito ni Arcangel, mag-isusi nila. Makukuha pa yung kill onto Chico, guys. So alam natin na talagang dihado na ang Malaysia. Si Momo. So yung Pinas, mag-anap na pwede huliin. Uy. And si Momo, hindi sapat yung banto dahil nga kulang pa doon sa depensa yung kabila. Ikakayanin nga nila, may altar na gagamitin dito si Izanami. Gusto niya lang mag-buy time. Pero hindi na mag-iisapat dahil endable na nga ang call. Pinas, ang unang makakulang.